Good morning, ulit everyone. We are now here in Podgorica. All right. Unang araw pa lang namin to dito sa Podgorica at isang araw lang kami dito dahil ito ay stopover lang namin papunta sa ibang parte ng Montenegro. At doon sa mga hindi nakakaalam ha, kung saan itong Podgorica, itong Podgorica ay ito yung capital city of Montenegro. At itong city na ito ay 2,000 years old na. Kaya isa lang itong maliit na city, so walang masyadong makikita rito at walang masyadong, maraming pwedeng gawain pero hindi ito kasing glamorous ng mga European cities na akala nyo. Takbo. Pero meron din dito mga pwedeng gawain at pwedeng i-explore. Kakaiba rin ang architecture nitong city na to. Okay, papakita ko sa iyo sa background. Okay, wait lang. Yan. Okay, sambal pala niya. Nakikita niyo dun sa background ron. Hindi ko alam kung nakikita. Meron dong Alps. Dahil itong city na ito ay napapaikutan ng mga valley. At itong Montenegro, sa hindi rin mga nakakaalam, ang populasyon ng Montenegro ay roughly about 600,000. So napakaliit ng populasyon nila. Dahil maliit na bansa, maliit lang itong city na ito, so maliit lang din ang populasyon. Balance. Although hindi masyadong marami ang mga attractions dito, nakagaya ng iba, meron pa rin akong mairerekomenda na mga mangilan-ngilan na dapat nyong gawin at puntahan or makita dito sa Podgorica. Una, itong Millennium Bridge. Ang Millennium Bridge ng Podgorica ay isa sa mga pinakamahalagang atraksyon sa lungsod ng Podgorica, ang capital ng Montenegro. Ito ay matatagpuan along the river of Maroka at nag-aalok ng kamangha-manghang tanawin ng mga bundok sa paligid. Sa wikang Pilipino, ito ay tinatawag na tulay ng milenyo at kadalasang ginagamit ng mga residente at turista upang tumawid sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang tulay ay kilala sa kanyang modernong disenyo na nagpapakita ng sining at teknolohiya sa isang magandang pagkakabalanse. Sa gabi, ang tulay ay sinasabayan ng mga ilaw na nagbibigay ng maaliwalas na liwanag sa ilog at nagpapakita ng magandang silhouette ng mga taong naglalakad sa tulay. Ang Millennium Bridge ay isa sa mga nagpapakita ng ganda at kahanga-hangang likas na yaman ng lungsod ng Podgorica at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pagkamangha sa lahat ng mga taong nakakapagpasya na dumaan dito. Flowers for you. Itong Millennium Bridge, isa itong cable bridge at isa itong modern architecture bridge dito sa center, few steps back lang, siguro about 100 to 200 meters. Oo, siguro about 200 meters from the city center of Podgorica. Magandang maglakad-lakad dito kasi ito ay nasa, anong river nga ba ito? Maroka River. Okay, at itong Maroka River na ito ay ang haba nito ay 100 kilometers long.
So mahaba, nag-i-stretch siya along the city of Podgorica. Hindi ko alam kung hanggang saan tong river na to, pero ganun siya kahaba. Ganun yun, ganda, diba? Mesmerizing din, okay, itong city na ito. Nakakatuwa din, although kasi napakaliit niya, madali siyang lakarin, madali siyang i-explore. At dahil hindi naman kadamihan ang kailangan niyong i-explore, ay ano siya, yung tipong magandang mag-relax kasi laid back ang city. So kanina pa kami naglalakad rito sa river at nakakatuwa. Nag-i-enjoy ako. Kakaiba rin yung ano niya, yung architecture niya. Wala kaming balak talaga dapat maglakad-lakad kasi ang balak namin talagang mag-stopover lang dito kasi hindi talaga ito yung destination namin. So nag-stopover kami dito ng isang araw. At sulit naman yung stopover namin, hindi naman namin pinagsisihan. So kung ako yung tatanungin, kung kayo ay maliligaw dito sa Montenegro, I will recommend na mag-stopover kayo ng Podgorica since dito yung international airport nila. Okay, dito kayo titigil. Magpahinga kayo dito sa Podgorica ng isang araw. Pangalawang dapat yung puntahan dito sa Podgorica ay itong tinatawag na Stara Varos. Ito yung kanilang old town, old Podgorica. Dito matatagpuan yung preserved Ottoman architecture na nasira na matagal na panahon. Nandito lang din ito sa Maraca River, along Maraca River. So pagkatapos niyong mamasyal, umikot dun sa Maraca River at sa Millennium Bridge, yung mga bridge doon, ay pwede kayong dumiretso dito sa Old Town. Ang Old Town ng Podgorica o mas kilala sa tawag na Stara Varos ay isang napakagandang lugar na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Montenegro. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng lungsod at binubuo ng mga makukulay na bahay, magagandang simbahan at mga museo na naglalaman ng mga artefakto na nagpapakita ng mga tradisyon at kultura ng Montenegro. Ang Old Town ay binuo noong panahon ng Ottoman Empire at hanggang sa kasalukuyan ay nagpapakita ng mga kasaysayan ng mga nakaraang panahon. Ang mga kalsada ay puno ng mga tindahan na nag-aalok ng mga lokal na produkto tulad ng kape at alak na nagbibigay ng mga tunay na lasa ng Montenegro. Ang Old Town ay isang mahalagang lugar sa kultura at kasaysayan ng Montenegro at patuloy na nagbibigay ng kahanga-hangang karanasan sa mga turista at mga lokal na ninirahan sa lungsod ng Podgorica. Na marami ding kaganapan dito kagaya ng kanilang cultural heritage na mga palabas doon sa may gilid lang ng ilog, sa may along-along river. Dito kung gusto niyo ma-experience yung old cultural heritage ng Podgorica. So dito kayo mamasyal sa Old Town, okay? Stara Varos, 'yun ang tawag dito. At dahil maliit lang itong Podgorica, magiging memorable sa inyo ang bayan nito. Hindi niyo kailangan mag-stay nang matagal dito. Ang pag-stay lang sa Podgorica ay kung kayo ay mag-i-explore sa Montenegro ay dito talaga kayo dadaan kasi dito yung international airport, dito kayo lalapag. So
instead na dumiretso kayo sa ibang lugar ng Montenegro, mag-stay muna kayo ng isang araw dito para ma-explore ninyo itong city na to, kasi maganda rin naman talaga. Nakakatuwa din. One day. Sapat na ang one day para mag-stay dito. So isang araw lang kami dito. Bukas ay lilipat na kami sa ibang town o sa ibang city dito sa Montenegro. Okay, hanggang dito na lang itong vlog nito at hindi ito masyadong mahaba. So see you next time. See you sa isang side ng Montenegro. Peace!